Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Sana po ang pagpapala ng Panginoong Diyos at ang kapayapaan po at ang kaligayahan ng puso at isip, ang kapayapaan po ng Panginoon ay sa mga ating lahat. Shout out po sa lahat po ng mga sumusumubaybay at patuloy pong nanonood at nakaantabay sa ating live video or sa ating channel na ito na nakikita ang Diyos, at sa lahat po ng mga patuloy pong nanonood ng ating YouTube channel, sa lahat po ng mga nanonood at mga bago lang po na makapanood ng aming video, isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat, at sana po ay malayo po tayo sa anumang kapahamakan o anuman pong mga banta ng sakit at karamdaman na dala po sa atin ng COVID-19. Sa ngayong hapon po, kaya nga po ako nag-live ulit kasi nga po talagang maganda po ang signal na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na hindi po nakakat ang ating signal kasi nga po medyo maganda po ang dating ng internet dito sa Puerto Princesa City. Ngayong hapon po ay atin naman po ipagpapatuloy ang ating mga nasimulan kahapon. Kahapon po sa mga nanonood po sa ngayon, paki-comment niyo po ang ating topic kahapon. Kung kayo po ay nakasubaybay kahapon, paki-comment niyo po. Sa mga hindi naman po nakapanood kahapon ng ating live video, paki-subaybay niyo po ito ang aking masasabihin at pakinggan niyo po mabuti ito upang sa ganun po ay hindi po kayo malito at hindi po tayo magkaroon ng ibang interpretasyon. Wow! Shout out po kay Kaming Lopez. Watching po siya. Hello po. Sana po ay pagpalain po tayo patuloy ng Panginoon at tayo po ay patuloy na ingatan po niya sa anumang karamdaman na posible pong kumapit sa atin. Sa ngayong hapon po ay atin pong ipagpapatuloy. Babasahan ko po kayo ng mga verses, pero marami po kasi mga verses. Kaya pipiliin ko lang po ang mga ilang importante po na mga verses na magpapatunay po sa ating topic ngayong hapon. Ang topic po natin ngayong hapon ay ang Diyos ay ilaw. Isa po yan sa mga katangian ng Diyos na ating hahanapin kasi nga dahil nga mahal natin ang Diyos na hindi umalis at hindi nang iwan, kailangan po nating hanapin siya gamit po ang ating mga mata na ilawan ng ating katawan. Marami rin po tayong mga verses na mababasa riyan na ang mata po ang ilawan ng ating katawan. At kahit na po science mismo nagpapatunay po na ang mga mata natin ang siyang ilawan ng ating katawan. Kaya nga lang po, kapag may problema ang ating mga mata or ang ating utak, kahit anong kita mo, kahit nakita mo na, hindi mo ma-interpret kapag ang utak mo ay bulag. So, ang bulag talaga pala ay ang mata, ang utak. Pwede rin bulag ang mata, kaya wala rin na-interpret yung utak. Pero karamihan po kasi sa atin, dilat ang mata, pero bulag po kasi po ang utak nila ay hindi na po na-interpret na ang Diyos ay ilaw. Ating balikan po ang ating mga topic kahapon. Ang ating topic po kahapon, tungkol naman po ito sa second coming doctrine na virus nga po na teachings ng mga dayuhan noong 1380 at saka 1521. 1380 lang po dumating ang mga Islam dito sa atin. Kasama po doon yung mga Saudi Arabia. Taga Saudi Arabia yan kasi si Sharif Karim Makdum noong 1380. Dinala po niya dito ang Islam sa Pilipinas. At saka before po dumating naman ang mga, kumbaga, before na dumating ang mga Islam sa Pilipinas, ang ating mga ninunong Pilipino po, kagaya po ni Dato Marikudo, ni Dato Pulpulan, at ng mga lulu po natin sa Antique, sa Gamad, sa Tobias Fournier ngayon, ay may dati na pong paniniwala tungkol sa Diyos. Kaya nga po, kumbaga po, ang pagdating ng mga Islam dito ay pakikipagkalakalan, pero marami na nga po talagang katotohanan at pamahalaan, kumbaga may sarili na pong pamahalaan ang mga ninuno natin sa Antique, sa Pilipinas. Kailang po, kumbaga po, ang mga Saudi Arabian o Arabiano na madalang Islam, sila po yung mga mapalagkaibigan. Sila po yung mga, may mga Hindu pa nga po eh, may mga Indian pa. Kumbaga po, may mga Chinese na nga din po noon. Then dumating po noong 1521 si Magellan. Di ba po? So kung ating pong babalikan, nakipagsanduguan nga po siya sa ating mga ninuno. Then, yun na nga po, pakikipagkaibigan, panluloko pala ang kinalabasan na 333 dan taon hanggang sa ngayon. Kumbaga po, lumaya man po tayo sa kamay ng mga dayuhan, yung paniniwala naman sa Diyos ang ating nakaligtaan. Kumbaga, naging virus ang kanilang teaching sa atin na hanggang sa ngayon po, nakatatak sa mga Pilipino na ang mukha ng Diyos ay larawan ng isang artista at larawan ng ribulto na daladala nila.
medyo mahirap na pong tanggalin talaga sa atin yon, mga kapatid. Nauunawaan ko po kasi ako po ay isa sa mga biktima din po ng kanilang mga aral. Kaya nga po, nagsikap po tayong balikan ang ating mga kultura ng mga Pilipino, ang ating mga ninuno po, kasi po ang sinuman daw na hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Kaya po ang ating mga ninuno po, wag po natin silang ikahiya. Wag po natin silang, kumbaga, sabihin natin na nahihiya tayo kasi nga sila ay mga pagano daw. Pero ang tanong nga po dito, natalakayin din po natin talaga ang tungkol sa pagano. Ano ba ang meaning ng pagano? Ibang topic na po yon. So medyo nalihis na po tayo. Ang ating topic po ngayong hapon sa pagpapatuloy po natin sa Diyos na ating hahanapin, na Diyos nga po na hindi umalis at nang iwan. Kaya nga po, yung doktrina po ng Second Coming Doctrine, kalimutan nyo na po yon. Maling-mali po talagang aral na yan. Dala po yan ng mga dayuhan. Dahil nga po, ang Diyos na hindi umalis, kailanman po ay hindi na po siya babalik. Kasi nga hindi po siya umalis. Siya po kasi yung tunay na pastol at tayo po ang kanyang mga tupa. Ang tupa po na minamahal ng kanyang tunay na pastol, ang tunay na pastol po ay na hindi bayaran, ay hindi kailanman iiwan ang kanyang tupa. Kaya nga po yung footprints in the sand, yan po ang patunay po na ang Diyos po ay hindi talaga umalis. Binubuhat po niya tayo. Kasama po natin siya kapag may problema tayo, kagaya po ng COVID-19 ngayon. Iisipin mo pa ba na ang Diyos ay hindi mo kasama? Sinong tutulong sa atin? Sino pong karamay natin sa ating mga suliranin kung ang Diyos ay wala dito at babalik pa? So yun po, napakalaking kwan lang po yun sa ating sarili na ang Diyos ay kasama natin. Sa bawat sandali po, siya ay kasama natin at hindi po niya tayo iniiwan kasi mahal po niya tayo. Pinapalo lang po tayo ng Panginoon sa COVID-19 para atin pong maisip ang katotohanan, para atin pong hanapin ang katotohanan na kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa Diyos ng ating mga ninuno. At saka manumbalik na po tayo sa Diyos ng ating mga ninuno. Dahil nga po, kung hindi ka manumbalik, ay mawawalglit ka po talaga sa tamang landas. Kasi nga ang hindi marunong bumalik, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, ay hindi nga makakarating sa paruroonan niya. Sa ngayong hapon po, ang ating main topic po ay ang Diyos ay ilaw. So siguro po, alam nyo po ang kwa na ito kasi may dati na po akong video dito pero hindi po ganap na naipaliwanag kasi medyo kwa lang po yung ating paliwanag, medyo kumbaga shortcut at medyo talagang direct to the point. Ngayon naman po, ipapaliwanag po natin siya isa-isa po. So sa may mga katanungan po sa ngayong hapon, huwag po tayong mahiyang magtanong. Kumbaga, karapatan po natin yon. Karapatan po natin mag-usisa. Karapatan po ng bawat isa na mag-usisa tungkol sa katotohanan. Kasi po, ngayong panahon na po na ito, sabi ko na nga po sa inyo, hindi na po ito tatagal. Kasi po, ang Panginoon po, 2020 po, kumbaga ito na po yung countdown niya. Yung countdown po na kung saan po, ipapakita na po ng Panginoon ang tunay niyang kapangyarihan. 2020 po, hindi man po sabi na nag-aakwan tayo, ang Panginoon na po ang bahala, pero ito po yung pinapabalita sa atin sa tulong po ng 7 tatak o 7 seals po na nahawak namin. 7 guides po para sa katotohanan, kapayapaan ang aming hawak. 7 po yun. Nakalagay din po talaga doon na 2020 magsisimula ang countdown. 2021 po, ito na po yung palugit sa mga taong gusto pang manumbalik. 2022 po, patuloy pa po talaga siya nagbibigay sa mga mataong matitigas na talagang kung ayaw ay ayaw, wala na pong magagawa. Then 2023 po, wala na po kaming nakikita nga sa guide na aming hawak na bigay na po ng Panginoon sa amin. Wala po kami nakikita doon. Siya na po ang bahala po kung ano po yung mga gagawin niya kasi siya lang po ang makapangyarihang Diyos at hindi po natin pwedeng kukunin ang kanyang kapangyarihan. Siya lang po talaga ang dakilang Diyos at wala na pong iba. Ito po ang mga versikulo, paki-open nyo po ang inyong mga Bible kasi po itong Bible po natin, may plano na po kasing sirain ito at i-edit na po ng sinumang mga tao na matataas na katungkulan. Kaya nga po, habang sa ngayon, buksan na po ninyo ang mga Bible. At kung mawala man po ang Bible, marami man po kaming patunay sa natutuong Diyos. May Bible man dyan, may Quran man dyan, kung ano man po mga aklat po yan. Kahit wala na po yan, po, kaya po namin patunayan sa inyo ang aming Diyos na mga Diyos. Kailan po ginagamit lang po natin ito? Baka sabihin naman po nila na ginagawa-gawa lang po natin. Kumbaga ang atin ay likhang isip lang. Hindi po nagmula sa ating research. Sa totoo lang po mga kapatid, ni-research po kami nito since 2007. Nagsimula po kaming maghalungkat sa Banal na Kasulatan since 2007 po. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ngayon lang po, inilabas ng 2020. Kaya po sa mga kapatid po namin na nagagalit sa amin, magtigil na daw kami, huminto na daw kami sa pagsasalita, itikom na ang bunganga. Sa totoo lang po mga kapatid, matagal na po namin itinikom ang aming bunganga. Matagal na po kaming kumbaga parang inako namin na hindi muna i-public ito.
Sa ngayon po kasi dahil sa COVID-19, ito na po yung time na gusto ng Panginoon na ipaabot po sa ating lahat ang katotohanan upang sa ganun po, ang makinig man po at sa hindi, ang maniwala at sa hindi, wala na po kaming pakialam. Kumbaga po, ginawa na po namin ang lahat ng aming magagawa. Wala na po kaming magagawa pa para pilitin kayo kung ayaw po ninyong maniwala. Sa mga kapatid po natin, hey, kay Mary Grace Villagracia, Palmero, Ismael, watching po siya. Sir, ma'am, pakishare niyo po sa ibang mga page po. Pa-share kaming, pakishare mo rin po yan sa ibang mga pages pa. Para sa ganun po ay mas marami pa pong mapaabot ang katotohanan ito. At sana po ay maunawaan po nila. Ang Diyos ay ilaw. Unang Juan chapter 1 verse 5 po. Mababasa niyo po yan sa inyong banal na kasulatan. Pakibukas din po pag mayroon po kayo riyan. Ang Diyos po ay ilaw. Nakalagay po talaga maliwanag po riyan. Then mababasa mo rin po yan sa Quran. An-Nur chapter 24-35. Mababasa mo rin po yan sa An-Nur ng Quran. Kumbaga po, ang atin pong ito ay hindi lang po tayo gumagalang sa Quran, hindi lang po sa Bible. Lahat po ng pwedeng gamitin po para po sa katotohanan ay gamitin po natin. Wala pong masama sa mga aklat na iyan kasi nilimbag po ang mga aklat na iyan para maging guide natin. Kaya lang nga po, gaano ba katotoo ang mga aklat na iyan? Gaano ba ka-perfecto na hindi binawasan o hindi dinagdagan ang mga aklat na yan? Kaya nga po ako sa isang page po kanina na formal debate ng Christian at saka Muslim, nag-post po ako doon, gaano ba katotoo, mapapatunayan mo ba na talagang ang aklat mong yan ay Diyos mismo talaga ang nagpasulat niyan? Totoo nga bang anghel ang nagutos dyan sa propeta mo? Totoo nga ba talaga na mga scribe na nagsulat niyan ay talagang sinulat niya lahat? Wala siyang ibinawas sa sinabi ng propeta na nagpasulat? Kaya nga po yung mga tanong po na yan, mga katanungan po yan, ang iba pong mga kapatid nating Muslim at mga Kristiyano nagagalit na po, wala po tayong ibang pakay kundi ang usisain po ang katotohanan. Kumbaga po, authenticity po yung ating hinahanap, yung authenticity nga po ng mga books na yan na ating ginagamit. Pero po, ganun man po man po, kung ang mga books na may bawas o may dagdag man po ang mga books na ito na ating ginagamit, hindi po talaga kailanman mananaig ang kasinungalingan. Ang katotohanan po talaga ang mangingibabaw. Kagaya po ng ang Diyos ay ilaw. Kitang-kita naman po ninyo mga kapatid na nabasa po natin yan sa Quran, chapter 24-35. At nabababasa mo rin po yan sa Unang Juan, chapter 1, verse 5. Unang Juan 8, verse 12. Genesis, chapter 1, verse 1. Genesis, chapter 1, verse 14. Awit 84:10-11. Roma 1:20. Mababasa mo po yan na ginawa ng Diyos ang kanya sarili bilang ilaw. Awit 84:10-11. Ang Diyos ay araw. Mababasa mo rin po yan dyan. Genesis chapter 15 verse 5, 22 verse 17, 26 verse 4, 37 verse 9, Exodus 38 verse 13, Bilang 24:17, Deuteronomy chapter 1 verse 10. Ayan po, mababasa mo po, may guide po ako dito na i-take note ko po kanina bago po ilahad po dito. Ang dami-dami pa pong verses dyan. Kung verses po ang hinahanap nyo, alam nyo naman po talaga na ang page na ito ay bumabaha po ng mga verses dito. Alam niyo, alam po ng mga nakakatingin niya na bumabaha po ang mga verses po dito natin. At hindi na po kailangan ang mga verses, sapat na pong patunay ang ating mga mata. Yes, ang mga mata po ang ilaw ng ating katawan. Mabasa mo man po yan sa Bible, kung hindi man po, kayo na po mismo ang makapagpapatutuo niyan sa inyong sarili. Sa ngayon po, kung ang mga mata po ninyo na ilaw ng inyong katawan ay hindi po mahalaga sa inyo, sa totoo lang po ha, hindi ko pa ako nagbibiro ha, maawa po kayo sa mga taong bulag. Especially po sa aking pamangkin. May bulag po ako, pinsan po pala. May bulag po akong pinsan na kung saan po kailangan po niya ng mga mata. Opo, kung hindi po mahalaga ang mata ninyo na ilaw-ilaw ng inyong katawan na ibinigay din ng Diyos na ilaw, bigay niya na lang po sa mga mahihirap na mga walang pampaopera na mga bulag nating kababayan. Baka sakaling makatulong pa po kayo. Yan po. Ang Diyos po ay ilaw. Kitang-kita po ng ating mga mata ang ilaw. Kasi nga po ang ating mata, parang nagre-reflect lang po ito ng totoong ilaw. At ang ilaw po na yan ay walang iba kundi ang Diyos. Kasi nga po ang Diyos ay ilaw. So kailanman po sasabihin mo na namang hindi mo nakita ang ilaw o hindi mo nakita ang Diyos na ilaw, napakasinungaling po natin. Samantalang pong mismong pagkapanganak po sa atin, nakita na po kagad natin yung ilaw na yan pagdilat ng ating mga mata. Kaya nga po, sasabihin nyo na naman, parang normal lang po na makita nyo ang ilaw. Kaya nga po, nilagay din ng Panginoon ang kadiliman upang mahiwalay po ninyo ang kadiliman at ang ilaw at ang liwanag.
Kasi nga po, kung wala pong kadiliman, ay hindi nyo po ma-interpret at mabigyang, kumbaga hindi nyo po makilala na ang kaliwanagan o ang ilaw kung wala pong dilim. Kaya nga po itong dilim at liwanag ay hindi po talaga ipinaghihiwalay ng Panginoon yan. Kasama po lagi si dilim at si liwanag upang ma-interpret po ng ating brain ang nakikita ng ating mga mata na yan na po ang liwanag at yan na po ang kadiliman. So yun nga po, napakalinaw po. Pero bakit ang turo ng mga sekta at religion? Hindi ko po sinasadyang kunha kung masagi man po kayo or matamaan man po kayo, hindi ko po talaga kumaga sinasadyang sagiin kayo. Bakit ang turo nila at mga aral, ang Diyos daw ay kailanman hindi nakita? Wala daw kailanman nakakita sa Diyos. Samantalang sasabihin naman nila yan, hindi naman yan literal. No, ang Diyos po ay hindi lang po spiritual, kundi spirit siya at literal din pong may katawan siya. Spiritual, kumbaga. Kasi nga po, kung spirit lang, walang body, wala pong saysay, walang buhay. Kagaya ko po, ako po ba, naniniwala ba kayo kapag bigla ako mag-invisible dito, mawala ang katawan ko, magtago, wala kayong makikita, nagsasalita lang yung wala kayong makita riyan? Paniniwalaan niyo po ba ako? Kaya nga po ang Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Dahil siya po, nung hindi pa siya tao, siya po earth. Ang ating katawan po, tinan niyo po mabuti, ang ating katawan ay mula sa earth. Yung tao po na yun, na artista ngayon, na ginakilala niyong may buhok na mahabang buhok, na naging Diyos ninyo, na si Jesus daw, artista lang po yun na gumanap sa pelikula. Na kung saan po, ang artista na yun ay sumikat at naging ina-imagine na po ng lahat ng mga tao ang mukhang iyon. Parang tao, tayo din po yun, tao, na ginamit lang din ng Diyos para sa kanyang katotohanan. Pero sa totoo lang po, ang Diyos po ay hindi tao. Siya nga po ay nagkatawang tao upang makapagsalita, upang makita natin at mapatunayan natin na may Diyos nga. Kaya nga po itong bugtong na anak na ito na nagkatawang tao, itong earth po, nagkatawang tao nga sa pamamagitan po ni Maria, na kanyang ating ina, na ina sa laman. Kaya nga po yan, tubig, hangin, lupa, yan na po ang lahat na parte ng katawan ng tao. Solid, liquid, and gas. Yan na po yan. Nagkatawang tao nga siya para makita natin ang kanyang mga liwanag. Kasi nga po, ang tao po ay ilaw din. Kaya po tayo ay ilaw din na nag-iilaw. Tamo po yung aking mukha, nag-iilaw, hindi po ba? Kasi nga po, may Diyos po tayong ilaw na nagbibigay ng liwanag. Kaya po nakikita ninyo ako. Kaya nakikita niyo po kung sino nagsasalita sa camera. Dahil nga po ang Diyos ay ilaw. Siya po yung tumutulong sa atin na makita natin ang lahat ng mga bagay na nakatago sa kasinungalingan. Ang lahat ng mga bagay na nalaliwanagan ay nalalantad po. Kaya nga po, ang mukha ko, klarong-klaro ninyo, ang mukha nyo rin, ay klarong-klaro ko rin sa magkita ng mukhaan, man o sa cellphone, man o sa online man po. Nagpapatunay lang po yun na ang Diyos ay ilaw. Yes, sabi ni Brother Carmen Lopez, spiritual at material ay hindi maaring maghiwalay sa katawang buhay. Nagbibigay buhay sa lahat. Yes, tama, kapatid. Thank you very much po. Sana po ay marinig po ito ng nakakapanood sa ngayon. Yun nga po, ang Diyos po ay ilaw, wala pong halong pagdududa. Quran at Biblia po ay magkapareho po ang itinuturo. Kaya po ang Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng mga Muslim ay iisa lang po, pareho lang po. Ang ilaw po na yan, mga kapatid, ay ang araw. Basahin niyo po sa 84 verse 11 ng awit, ang Panginoon ay araw. Parte lang po ng katawan ng nag-iisang Diyos ang araw. Kagaya ko po, tingnan niyo po ako mabuti, ha? Kasi may ilaw. Kita niyo po ako, may kilay ako, may mata ako, may ilong ako, may bunganga ako, may kamay ako, may tenga. Ang dami pong parts. Sa labas lang po yan, sa loob pa ng katawan ko. Ang Panginoong Diyos po, marami rin pong body parts. Pag pinutol ko yung daliri ko, ito, daliri ko, pinutol ko po yan, at iniwalay sa aking katawan, sasabihin nyo hindi na ako. Tama po ba? Kasi daliri na lang yan eh. Hindi na katawan ko eh. Hindi na siya buo eh. Daliri ko. Pero tanungin mo, ikaw ba yon? Hindi na po ako yon. Parang araw po. Ang araw po ay isa po sa mga parte ng katawan ng Diyos na ilaw at ang buwan at mga bituin. Parte po ng maraming parte ng katawang nag-iisa na universe. Tama po ba? Kapag naghiwalay po yan sa isang katawan na ipaglayo mo sila at ihiwalay mo siya, masasabi mo pa ba yung Diyos yun?
Hindi na po. Tama po ba? Pero parte po ng katawan natin yun. Kaya kitang-kita naman po niyo ang katotohanan na ang Diyos po ay kagaya din po ng tao, na wangis ng tao, na may mga body parts din. Mababasa rin po natin sa Bible. Kung hahanapin niyo pong mabuti diyan, mayroon po 'yan sa Hebreo, sa ano, sa parang Hebreo, nung siya nakasakay sa kabayo. Basahin niyo po 'yan, na nagsakay siya sa kabayo at bigla pong nasilaw siya at nagsabi, "Pablo, Pablo, ba't inuusig mo ako?" Nakakasilaw na liwanag kaya nabulag si San Pablo. Saka si Moises din po, mababasa mo rin po 'yan, na nasilaw siya at nabulag. Nabulag siya. 'Di ba po? Nagulat siya at nawalan siya ng malay. Diyan din po 'yan sa Quran. Mababasa rin po 'yun diyan. At na-i-post ko na rin po 'yan pa ilang ulit na po. Na si Moises po, na ating kinikilalang dakilang propeta ng Diyos o ng mga sugo ng Diyos, nasilaw din po sa Panginoon nung time na 'yon. Kaya nga po sabi niya, nawalan po siya ng malay nung makita niya ang Diyos na nag-iilaw. Yes, nakalagay din po 'yan. Kaya nga po, mga kapatid, ang araw po, masasabi niyo po ba yung literal lang 'yan? Hindi po. Literal, spiritual. Mahahawakan niyo po ba yung araw? Tanong ko po, yung mga stars po ba, nahawakan na ninyo 'yan? May nakalapit na ba sa araw at mahawakan niya ang araw? Nahipo na rin ba nila 'yan? Kahit mahipo man po 'yan nila, spiritual, literal pa rin po 'yan. Spiritual siya kasi nga po, hindi palapitan, hindi mahawakan. Nakita lang po. Kaya po ang espiritu ay nakikita kapag ang espiritu ay may laman. Kaya nga po ang Diyos po naging haliging ulap, naging haliging apoy, naging kalapati. Kaya po marami po mga bagay dyan na nagkatawang tao, nagkakatawan siya, pumapasok siya sa katawan ng tao, ng hayop, ng ano pang mga bagay dyan. Para po makita nga po talaga na siya may katawan. Kaya nga po sa madaling sabi po, ang Diyos po ay earth and universe. Ang earth po ay kanyang anak. Unang Korinto chapter 10 verse 4. At wala pong ibang batong panulukan niyan dyan na nagsiinom ang mga tao sa batong iyan. Kundi iyan po ay si Jesus. Umiinom po tayo ng tubig natin, naglalanghap po tayo ng hangin natin, kumakain po tayo ng ating mga pagkain, ng tinapay, dahil nga po may earth po tayo nagbibigay buhay sa atin. Yan po ang katawan ni Jesus. Nung siya hindi pa tao, at nung naging tao na po siya, nagkatawang tao nga siya, siyempre po, pag ang earth na dyan talaga, kasi pag walang earth, wala rin tayong mabuhay. Kaya nga po, yung si Jesus po, nagkatawang tao, at siya namatay, kumbaga hindi naman siya namatay, sa totoo lang po eh. Di ba po? Hindi naman taga namatay si Jesus. Ipinakita lang po talaga niyang, kumbaga ang katuparan ng mga hula ni propeta, ng mga propeta, na mamamatay din talaga siya, at mabubuhay muli. Kaya upang patotohanan lang po yun. Sa totoo po, hindi naman talaga siya namatay. Tama po ang ating mga kapatid na Muslim. Sa totoo lang po, kaya po sa mga kapatid kong Kristiyano, huwag kayong mainggit sa mga kapatid nating Muslim. Tama din po sila. Yung Iglesia ni Cristo, tama rin po sila. Lahat po ng mga sikta at religion po, may mga tama din po na sinasabi. May mga konti rin po ang lihis na nasasabi. Wala pong perfect kasi. Lahat po tayo nga po ay mga witness lang po tayo. Kumbaga tayong lahat po ay magkaisa at magtulungan upang ang lahat ng kaliwanagan ay ating makaptan. Kaya nga po kung inggit po ang mga ibabaw sa inyo, dami po ng mga membro ang hinahangad ninyo, dami ng mga taong magbaikapo, maghahandog sa inyo, magbigay ng saka sa inyo, pera po ang inyong hinahabol, hindi po ang katotohanan. Sorry po ha. Sa totoo lang po, hindi po kailangan ng Diyos ang pera. Tayo po ang nangangailangan ng pera. Kaya mo man po, kung sino man pong religion dyan ang nanghihingi ng pera, sabihin papunta sa Diyos, o yes, April Leslie, thank you for watching. Wa shout out po sa'yo. Kung ang sikta at religion nyo po ay humihingi ng pera, at sasabihin sa Diyos ibinibigay, mag-isip-isip na po kayo. Ang Diyos po ay hindi po nangangailangan ng anumang bagay, kundi ang awa at habag po ng tao ang kailangan niya. Paggalang, pagrespeto, pagkilala, at papurit, pasasalamat lang po ang kailangan ng Diyos sa totoo lang po. At ang itong COVID-19 po na ito, may stop na po ito. Opo, kung ating kikilalanin lang po ang Diyos gamit ang ating mga mata, gamit ang ating mga buong katawan na ating nakikita, ang Diyos na ilaw. Ang Diyos po na ilaw, yan po ang gagabay sa atin upang hindi tayo matisod sa malaking batong buhay na kinatisura ng marami. Kaya nga po habang naglalakad tayo sa daan, habang nagmamotor po tayo, habang nagbibiyahe po tayo, ang Diyos po na ilaw ang ating guide. Hindi po niya tayo iiwan. Kahit na sa gabi, di ba umiilaw pa rin siya sa pamamagitan ng mga bituin at mga buwan? Tama po ba? Kahit sa gabi po, nag-imbento pa rin po ng mga fluorescent, ng mga ilawang di gas, ilawang di kuryente, ano pang mga bagay. Yan po ay parte pa din po ng
spare parts o ng mga mahalagang parte ng katawan ng Diyos. Kaya po, lahat ng mga bagay na nandito sa earth, parte po ng mga katawan niya yan. Kaya igalang po natin yan. Irespeto natin yan. Kaya po, di ba, pag nag-brown out, nagagalit kayo? Di ba po, pag nag-brown out, sabi niyo, let's say, brown out ito. Di ba? Marami pa akong gagawin. Di ba ba? Naiinis kayo kasi ganun po kahalaga ang ilaw. Yan po ay mga parte po ng katawan ng ating Diyos. Kaya nga po, igalang din po natin ang lahat ng mga bagay po na nilikha ng Diyos. Kasi nga po, Diyos mismo ang naglikha sa kanyang sarili. Roma chapter 1 verse 20. Kaya nga po, sabi niya, I will create sun, I will create moon, I will create stars. Lahat po, gin-create po niya. Sa madaling sabi po, nilikha po ng Diyos ang kanyang sarili. Kung may nilikha man po tayong mga tao sa ating mga kamay, yan po ay hindi na po nilikha ng Diyos, kundi nilikha na po natin. At kailanman po ang nilikha po natin, ay hindi po magiging Diyos yan. Kung sige, pwede naman po siguro yung sabihin mong Diyos yan, pero tandaan po natin mabuti. May Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, at may Panginoon ng mga Panginoon. Kung Diyos man po yung palagay nyo sa isang ribultong gawa ng kamay ninyo, okay naman po, hindi naman po kami nagtatanong or nagagalit kung Diyos nyo po yan. Pero po, tandaan lang po natin, ano? Ang Diyos ng mga Diyos, mayroon po tayo niyan. At ang pinanggalingan po ng Diyos ninyong ribulto o larawan ng artista dyan, o ano, mga pictures man dyan, ay ang earth at universe. Wala pong ibang pinanggalingan niyan. Kung gumawa kayo ng tisa dyan, ng semento, o ng lupa, o ng luwad, o clay, o kahoy, yan po ay galing sa Diyos namin, mga aming mga ninuno, na earth at universe. Sabihin niyo po dalawa, hindi po dalawa ang Diyos namin. Kitang-kita po ng ating mga mata dahil may ilaw, hindi po ba? Napost ko na yan dyan sa aking profile. Tingnan niyo po, sabihin niyo dalawa. Hindi po dalawa yan. Isa lang po yan. Kasi ang earth na Diyos anak, isa lang po siya sa katawan ng universe na Diyos Ama. Siya ang bugtong na buhay at buhay na Diyos ng mga Diyos na batong panuluka na ikinatatwa ng mga tao na hirang mahalaga at doon sila natisod. Yang pong batong buhay na yan ang nagpapainom sa atin, nagbibigay ng pagkain sa atin, ng tubig sa atin. Nakakadiri, nakakadiri, sabi niya naman ng iba. Kung nadidiri ka po sa Diyos namin na earth at universe, pwes po, huwag ka po magpabautismo dyan. Bakit nagpapabautismo ka pa dyan kung nadidiri ka? Bakit mo pa nagpapabindita dyan? Bakit nagpapatalsi ka ng bindita kung nadidiri ka? At bakit mo iniinom yan araw-araw? Bakit mo iniligo dyan araw-araw ang kanyang tubig kung nadidiri ka? Hindi po ba? Bakit mo iniinom? Bakit mo ginagamit araw-araw ang tubig niya kung nadidiri ka? So mga kapatid, sana po ay pasilsahan niyo na po at medyo makuhan yung bunganga ko talaga. Hindi kasi ako kagaya ng ibang mga tagapagturo dyan na, mga kapatid, sumain niyo ang mabuting balita. Yung parang nag-aamo-amo yung mukha, parang tupa, parang ano. Pero sana po ang sa loob ay ganun din. Opo. Sa loob at labas, sana pareho lang po. Hindi po yung membro lang palang hinahangad. Pagpadami ng mga ikapu at mga handog lang ang hangad. Kapag walang naibigay si kapatid na donation o hinihingi nila, ay magtatampo na po sila sa kanilang kapsabing kapayat si kapatid. Hindi po ganon. Ang Diyos po kailanman ay hindi po nangangailangan ng pera. Tandaan po natin mabuti yan dahil nakikita po ng ating mga mata na ang Diyos natin na earth at ang Diyos natin na universe kailanman po ay hindi po nangangailangan ng pera yan. Nangangailangan lang po yan ng habag, awa, papuri, pasasalamat at kumbaga po pagkilala, respeto. Yun lang mapong hinahangad po niya. Nakilalanin din po siya para po itong COVID-19 na ito ay mawala na po ito. At ma-stop na po itong lahat ng mga dilubyo, mga bagyo, mga lindol, mga kung ano pa mga sakuna dyan na dumadating sa atin. Ma-stop na po yan lahat. Kasi po alam na po ng Diyos na kinikilala na po siya ng kanyang mga anak. Kinikilala na po siya ng mga anak niya na siya po ang ilaw. Sa ating next na topic na naman po, mga kapatid, ay atin na naman pong tatalakayin doon ang isa sa mga katangian ng Diyos na ating hahanapin. Ang Diyos na hindi umalis at hindi nang iwan at mahal po niya tayo, 24 hours po siyang kasama natin, natutulog man po tayo, gising pa rin po siya, binabantayan po niya tayo, 365 in one fourth day po siyang kasama natin every year. Every second po, 60 seconds in one hour. Opo. Then, 12 hours in one day. At tama ba? 24 hours in one day. Medyo masakit kasi yung ulo ko ngayon po. Medyo maraming nakakaabang sa akin. Ipagpanalangin nyo po ako na sana po ay, kumbaga po,
ang lahat po ng mga gustong sumira ng aking katawan, ng aking pagkatao, na may mga something kasi po na patuloy na nagawa sa atin, naiinis po kasi sila sa akin eh. Naiinis po sila sa katotohanan eh. Kaya kung ano nang ginagawa nila sa ating, kumbaga may mga mangkukulam dyan. Pero po sa pangalan ng Panginoon po, sa tulong po ng inyong mga panalangin, ipag-pray ko rin po kayong lahat sa kahit malalayo man po kayo, kayo April Leslie, kayo Brian Gabayno, kaming Lopez, lahat po ng mga kapatid natin nanonood sa ngayon at nagsishare po ng video na ito. Panginoon na po ang bahala sa atin, Panginoon po ang maawa sa atin, kung ano man po ang gagawin niya sa atin, magpagamit lang po tayo sa Kanya at Siya po'y maaawa sa atin. At ito pong dilubyong parating po na ito, na mag-aapoy na po itong earth at babalik po siya sa dati niyang pagiging apoy na Diyos na namumugnaw. Sana po ay makasama po tayo doon sa mga pipiliin po niya, na kahit mag-apoy man po ang earth na ito, kahit maging impyerno man po ito, tayong lahat po ay kagaya po ni Sadrach, Mesach, and Abednego, na paglabas po sa horno ay buhay pa din. Hindi po nabawasan ni kanilang buhok sa naglalagablab na apoy ng horno nung time po ng ni Daniel po. Yan po sana ang mangyari sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, dugtungan po natin konti ito ha. Ang apoy po ay umiilaw. Saan po ba kayo nakakita ng apoy na hindi nag-iilaw, na hindi nagliliwanag? Opo, sa totoo lang po. Kaya po ang Diyos ay apoy din na namumugnaw in relation po doon sa ang Diyos ay ilaw. Kasi nga po, kapag umaapoy ang isang bagay, kapag umaapoy po, ay nagkakaroon po ng ilaw. Tama po ba? Yes, dahil ang Diyos po ay apoy na namumugnaw. Siya pong magiging impyerno pagdating ng araw na siya po'y galit na galit na. Kaya nga po yung word na nag-aapoy na sa galit, yeah, nag-aapoy na siya sa galit, nag-aapoy na. Ganun din po ang Panginoon. Pag nag-apoy po siya sa galit, ang mga vulkan po na yan, puputok na po yan. Yan na po yung nangyari sa Taal Volcano. Hindi niyo po ba napapansin na nagagalit po siya? Nagalit na si Apo, nagalit na po ang Panginoon sa time po ng volcano. Kapag galit ka, hindi ba nagatagaktak yung pawis mo, hindi po ba? Yan na po yung mga baha. Yan na po yung Yolanda. Yan na po yung mga tsunami. Kapag galit ka, hindi ba nagapawis ang katawan mo? Sa sobrang inis mo, hindi po ba? Katarasik pa yung laway mo kung ano pa yung kagalit mo, di po ba? Yun po yung Panginoon. Kapag nagagalit po ang Panginoon, may bagyo, may lindol, may tsunami, may pagputok ng vulkan, at kung ano-ano pa po. Yun po yung nagagalit ang Panginoon. Bakit po nagagalit ang Panginoon na apoy na namumugnaw at ilaw? Kasi nga po, dahil sa katigasan po ng ating mga ulo, kitang-kita na natin ang ating mga mata na ang Diyos ay ilaw. Patuloy pa rin tayo nagasabi sa ating mga kasama. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin, walang nakakita kailanman sa Diyos. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kasi nga po, tinuruan po tayo ng mga bulag na mga ngaral. Pero po, si Apostol Juan po hindi bulag. Mababasa niyo rin po yan dyan. Nahipo niya, nahawakan niya, nakita niya, at kung ano ang nakita niya at nahipo niya, yun ang isinulat niya. Nakalagay din po yan sa Juan dyan. Kaya si Apostol Juan po ay hindi po bulag na propeta. Kung ang ibang propeta nyo po ay bulag na walang maipakita sa inyo, ibahin nyo po si Apostol Juan. At si Apostol, Tomas, ibahin nyo po. Kasi nahipo po ni Apostol Tomas, nahipo din po ni Apostol Juan. Kung ang ibang propeta po ay hindi po nila nagawa yan, kasi sa dami ng propeta, sa dami ng apostol, di ba? Sa dami ng mga sinugo. Kung ang sugo nyo po ay hindi nakakita ng kanyang Diyos, nagsugo sa kanya, paano po niya nasigurado na ang Diyos po mismo ang totoong nagsugo sa kanya? Kung ang kausap niya mismo na nag-utos sa kanya, hindi niya nakikita. Hindi po ba? Kaya, kagaya ko po, kitang-kita po ninyo ako. Kaya sabihin niyo, si Charlie Lopez yan, oh. Kitang-kita niya, kitang-kita namin siya, na siya ang kausap namin. Kaya sigurado kami na siya nga. Kaya po, ang mga apostol niyo po at mga propeta, kapag hindi po nila nakita ang Diyos na tinutukoy nila, pasintabi na lang po sa kanila. Ang mga propeta po yan ay mga bulaan, mga bulag, mga huwad. Kasi nga po, hindi po nakita, ba't mo ginaklaim na siya ang nag-utos sa'yo? Na hindi mo pala siya nakakausap, personal. Hindi po ba? Pwedeng sabi-sabi lang yung narinig mo at nalaman mo. Kasi hindi mo nakita, personal ang kausap mo eh. Kaya nga, tinatanong ko din yung mga kaibigan ng mga Muslim at saka mga Kristiyano dyan sa group namin na formal debate, na paano nyo nga mapapatunayan na totoo nga ang Diyos na kausap ninyo. At yung mga anghel dyan na nag-utos sa propeta, totoo nga ba talaga yan? At hindi po ba gawa-gawa lang ang propeta na yan, na sabihin may anghel, may nag-utos sa akin, may utos sa akin. Ito po, sa totoo lang po ha, itong earth po, ano bang utos sa atin sa ngayon ng earth? Kayo po, ano pa bang utos na sa atin sa ngayon?
Paki-comment po kung anong utos sa atin ng earth ngayon. Yan po ang utos ng Diyos na hindi po pasubalian ng tao. Kahit pa po walang aklat dyan, walang bersikulo yan, nag-uutos po ang earth na ano. Paki-note nyo po dyan. Ha? Paki-note nyo po. Ang ating mga basura po, huwag nating ikalat. Huwag nating abusuhin ang kanyang katawan. Kasi nga po, tayo ang mga alibughang anak niya na patuloy po na nagwawalang respeto sa ating Diyos. Niapak-apakan lang po natin, nataitaihan lang po natin, naihihian, ginadura-duraan, kung ano pang ginagawa natin, binubungkal natin, kung ano pa po yan dyan na ginagawa natin, kailan man po ang Diyos po ay mahabagin at maawain. Kaya nga po, marami pong verses na sa Quran at saka sa Bible na ang Diyos ay mahabagin at maawain. Kasi nga, inapak-apakan lang siya ng mga tao. Kung ano pang ginagawa ng mga tao, ni hindi man lang po siya nagakwan. Kumbaga, ang gusto lang po ay pagkilala at paggalang at pagrespeto. Wala na pong iba. Sa totoo lang po. Kaya nga po, sa tulong po ng ilaw ng ating mga mata, ang ilaw na Diyos, nakikita po natin ang mga bagay na yan. May Bible man po tayo o wala. Mismong mga mata po natin, tingnan nyo pong mabuti kung ano pong kailangan ng Diyos. Kung ano pong ipinag-uutos ng Diyos sa atin sa ngayon. Sabi ng Diyos sa ngayon, ano po? Yung COVID-19 ay isang pagpapalo ko sa inyo. Pinapalo ko kayo dahil mga mahal ko kayong mga anak. At kailanman ang ama na nagmamahal sa kanyang anak ay pinapalo niya ang kanyang anak upang maunawaan ng kanyang anak ang kanyang pagkakamali. At tayo po yun. Tayo po ang mga alibughang anak na patuloy pong hindi kumikilala sa ating ama, sa Diyos na ating mga ninuno na matagal na pong inilayo sa atin ng mga dayuhan. Matagal na pong binulag ng mga dayuhan ng ating mga mata upang hindi po tayo makalapit sa Diyos ng ating mga ninuno. Upang hindi po natin makilala ang Diyos ng ating mga ninuno. Matagal na pong paraiso ang mundo. Matagal na pong paraiso itong universe, ang ating bansang Pilipinas. Paraiso po ito, hindi po ba? Ano po yung turo ng mga religious groups dyan? Nag-i-imagine po sila ng paradise na doon daw tayo tutungo sa bagong langit at bagong lupa. Kaya nga daw po itong ating earth ngayon, temporary daw po ito. Yun na po yung isa sa mga resulta po ng mga virus teachings po nila. Ang earth po ay hindi po temporary. Tayo ang temporary. Kagaya po ng nangyari sa baha ni Noe. Kita niyo po, hindi po ba nagkuhan ang tubig doon? Nung nagbaha ba ng tubig, nawala ba ang earth? Isipin naman po natin mabuti, mga kapatid. Huwag tayong pautuosa ng mga turo. Nung sa time po ni Lot, hindi po ba nag-apoy din naman yun nung Sodoma at Gomora? Nawala po ba ang earth doon nung nasunog yun? Yun po ay sample lang po. Napakasimpleng sample lang po. Sampling po na ginawa ng Diyos na sinunog po niyang Sodoma at Gomora bilang isang halimbawa po ng paparating na impyerno ngayon na paparating po na mag-aapoy talaga itong earth na ito. At lahat po ng maiiwan at matitira, yan na po yung mga pinili ng Diyos. Na lahat po ay masusunog talaga sa totoo lang po. Pero ang lupa po na dati naman talagang abo yan, kailanman po, hindi na pa matutunaw yan. Unawain po natin mabuti mga kapatid. Kita niyo po yung vulkan na kumukulo yung lahar dyan, hindi po ba? Nag-aapo yan. Natunaw ba talaga ang lupa? Natunaw, yes, natunaw. Kung natunaw, naging liquid, di ba? Pero yung liquid, pag naglamig po yan, anong nangyari? Nawala ba? Nag-invisible na ba siya? Kaya nga po, pag nasunog po, na parang kinaingin na po ang mundong ito, lahat ng mga nilikha dito, lahat ng ginawa ng kamay ng mga tao, mabubulok, masusunog lahat yan. Mga bakal man dyan, sunog yan lahat. Opo, ang maiiwan po, matabang lupa. Diyan na po magsisimula ang bagong Jerusalem. Dahil po, ang mga tao pinili ng Diyos dyan, na kanyang iiwan, yan na po yung magsisimula. Sana po tayong lahat na mga nanonood sa ngayon, tayo po ay makarating po dyan. Kaya sabi po ng Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang mag-alala sa aking pangalan sa bawat sandali ay aalalahanin ko din siya kapag oras na. Alalahanin po tayo ng Panginoon. Kagaya po na ginawa niya kay Noe. Sa totoo lang po, si Noe ay isang pamilya lang po yun. Mukhang mangyayari naman po yata ang isang pamilya lang na maliligtas. Kasi sa totoo lang po, mga kapatid, ito nakikita ang Diyos na ito na program. Kukunti lang po kami mga kapatid, hindi po kami nagpangarap na lahat po ng nanonood ngayon ay maging membro po. Kumbaga po, nasa inyo pong kalooban at pagpapasya yan. Kung gusto nyo pong magsali sa aming corporation, hindi po kami religion ha. Kayo po ay samahan lang po ng mga papamilya na kung saan po binigay po sa amin ng Panginoon yung 7 tatak na 7 seals na pinapaingatan po sa amin na magiging guide for peace daw po, talamdan sang paghidait or guide for peace na amin pong iniingatan po yan.
na ibinigay din po sa amin ng aming mga ninuno doon sa Antique Tobias Fournier, na sa ngayon po ay patuloy po sila doon. Hello po pala sa mga taga-Antique po, kung may nanonood po riyan. Sana po ay sumaating lahat po ang kapayapaan at huwag po tayong manghina ng loob, kasi nandito na po yung mga taga-Palawan na sumusuporta po sa inyo. Ito na po yung mga verses namin, na Bible verses na ibinigay po sa amin ng Panginoon, na siya pong ilalaban natin sa katotohanan, kasi ang salita ng Diyos ay isang tabak na dalawang talim na tumatagos hanggang sa buto-buto ng kusinuman nakikinig na tao, para ipanlaban sa katotohanan, panlaban sa kasinungalingan. Yan po ang kasulatan ng Panginoon, na siya magpapalaya sa atin, ang katotohanan na siya magpapalaya sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat po ng kasinungalingan ay mag-isang tabi, at ang katotohanan po ang tatayo, para sa ganun po ang makita ng kanyang mga anak na ang Panginoon po ay tunay na ilaw na nagliliwanag sa ating lahat. Itong kapangyarihan po ng Diyos na ilaw ay wala pong ibang makakuha niyan. Wala pong ibang pwedeng maghari na magsabing ilaw din na katulad po niya. Wala po siyang katulad, wala po siyang kawangis, wala po siyang kapantay sa kanyang kapangyarihan. Siya lang po ang Diyos na ilaw, at wala pong ibang ilaw na nagliliwanag at tumutulong sa atin upang babasa ang lahat ng ating mga dapat basahin, upang makita ang ating dapat makita. Sa tulong po ng ating mga mata na siyang ilawan ng ating katawan, na na-reflection lang po ng Panginoon na siyang ilaw, na sa atin po ay nag-guide sa mabuting landas, sa tamang landas, upang tayo po ay hindi mawaglit sa ating nadanadaanan. Kapayapaan po ang sa ating lahat. Tayo po'y magtulungan sa panalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na iyong mga anak na naghahanap po sa iyo. Naghahanap po ng katotohanan. Ibigay mo po sa amin, Panginoon, ang aming hinahanap. Tulungan mo po kay Panginoon, na makapanumbalik sa dating daan, at amin pong makilala ang Diyos ng aming mga ninuno bago pa po ang Diyos ng mga dayuhan. In Jesus' name, we pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.